guys! Welcome back to my vlog! So, hello, okay. Musta naman? Oo, ang tagal ko bago makapag-upload ng video. Especially last few weeks din kasi, naglipat kami. So, namumuhay probinsya kami ngayon. So, province feels ang ganap. Kaya, marami pang hindi naayos, marami pa rin kami hindi natatapos. So, ano ba? Today is June 2. And it is, oras na ba? Nangyari dito. Nangyari sa cellphone ko. So, ngayon ay 3:59. So, mag-4 a.m. na. And, naisipan ko na gawin tong video na to. At, hindi kinagkakamali sa title. Hindi kinagkakamali ng pagbasa. So, sishare ko lang sa inyo yung ibang impormasyon. So, just a quick sharing about early signs and some symptoms with kids na may autism. Bakit ko ba i-share? Though hindi naman ako isang professional or specialist pagdating sa ganitong disorder. But, yes, ako rin kasi ay isang autism mom. So, meron akong daughter, si Ate Taki, na-diagnose siya with mild autism. Actually, mag-1 year pa lang. I mean, hindi. Nag-1 year na nung May 9 since na-diagnose siya medically with mild autism. Yun. And then right now, ang dami na rin parang tumataas actually yung ratio, yung proportion, yung mga batang ipinapanganak na may ganoong karamdaman. So, paano ba? Paano ba natin malalaman maaga pa lang kung present na to sa isang bata? So, watch out till the end. If you are still searching, you want to know more, sana makatulong sa inyo yung video na to. So first, what is autism or ASD? Autism Spectrum Disorder. So this is a developmental disability caused by difference in the brain. And some people with ASD have a known difference, such as genetic condition. Right now, guys, wala pa talagang solid study na magsasabi na ang autism ay because of this. These are the factors kung bakit may mga bata na may autism. So, wala pang ganun. So, it's still under research. One of the factor na tinitignan nila is genes, environment, and so on. Pero wala man alin pa doon yung talagang masasabi nila 100% ito, isa to. Ganon, wala pang kasiguraduhan lahat. Pinag-aaralan pa lang din hanggang ngayon. Kasi, lalo na ngayon, especially to sa bansa natin, hindi pa ganoon ka-knowledgeable pagdating sa ganitong karamdaman. So, yun. And then, ang autism ay isang spectrum disorder, which means that people can experience a wide range of autism. So, may pagkakaiba-iba pagdating ng severity. Pagdating sa severity. So, mayroong mga high functioning, which is kaya nila na mamuhay on their own. So, madadaan yun sa mga occupational therapy. Meron din naman na iba na may mga worst cases talaga na low functioning, na kailangan nila ng lifetime assistance. Ito yung mga signs and symptoms. So, first, lack of social interaction. So, isa rin to sa mga symptoms na nakita namin kay Ate Taki. Especially, itong mga symptoms na to, as early as 16, 18 months, may kita na to sa bata until, or 3 years old.
yung may kita mo yung mga symptoms nito, 18 months to 3 years old, may kita mo na yan. So, early intervention is recommended. Bakit? Kasi para mas maaga mo matulungan yung anak mo, di ba? Para as early as possible, makaka-cope up pa siya. Kasi iba-iba yan eh. Iba-iba. And then, next, flapping hands. Ito, isa rin to. Yung talaga nag-flap sila ng hands. Dati, just to share, naku, akala ko, parang normal lang sa bata yung nagagano'n. Kasi di ba parang part of their playing, lalo na, kasi mag-isa pa lang naman si Ate Taki, siya yung una kong baby. How will I know kung ano? Wala akong mapagkumpara, like healthy comparison with other kids. Una, hindi rin naman ako masyadong exposed sa mga bata. So, nagbe-base lang ako pagdating sa milestone, pagdating sa mga, yung mga books sa center, ganyan. Yung mga sa check-up na dapat ganitong age. Ito na yung mga milestone ng anak mo. Ganon. Doon lang ako nagbe-base. So, next, lining up toys and objects. Ito rin, isa rin to. Siguro mga may gate isang taon na siya. Yung mga toys, di ba? Usually, pag bata ka, nilalaro-laro mo. Nagsiself, role play. Pero si Ate Taki, ang ginagawa niya, nilaline up niya yun. So, sa floor, makakarating yan hanggang dun sa door ng kwarto. Mga ganun. Ito pa, ayaw niya yan. Perfect niyang na-line up yan. Ayaw niyang, pag may nasira, nagagalit siya. Ganon. Then next, nag-present din kaya rita kito yung echolalia, especially yung magtuto na siya. Yung like, yung mga repetitive phrase or words, sounds sa kanya. One time nalala ko, ayoko talaga dati noon. Pag narinig ko siya, kasi parang ano ba yan? It sounds irritating. Yun pala, isa na siya sa mga symptoms. Akala ko kasi, parang nagka-tantrums lang siya. Parang, yung pala, isang way yun para express niya yung self niya. So, sa ganong paraan. Kasi opo, isa rin sa isang sintomas talaga na hindi pa sila ganon ka-expressive. Hindi nila kayang makipag-communicate kung paano nila express yung sarili nila kung nararamdaman nila. Especially when it comes to their emotions. Yun, isa rin yun. Then next is tiptoeing. So, isa rin to. Alam mo ba? Alam nyo guys, itaki nung naglalakad siya normal. Both feet niya. Pero talagang naka-amaze ako dati. Nakikita ko siyang nagtitipto. Feeling ko, gusto niya na maging ballerina, ganyan. Or isa rin way niya na parang magda-dance. Ano? Dance or self-play, mga ganyan. Yung pala, isa na siya sa mga red flag na signs na yun. So, yun. And then, eto pa, reliance on routine. Nakadepende sila, may routine sila, na once na parang mag-iba yun, parang change din ang mood. Actually, kay Ate Taki naman, bira siyang mag-change kasi siya mismo yung magpapaalala na kung ano yung dapat niya munang gawin bago ito, yan, ganun. So, ito na, and then next, getting upset with minor changes in their routine. Ito nga yun. Yung kapag may hindi sila nagawa, na expected nila, dapat ganito yung gagawin nila, nagagalit, nagda-tantrums, nagme-meltdown. Yung una, nung hindi pa siya diagnosed, talagang napakalaking challenge. Ikaw na mismo maghanap ng pasensya, kung saan man. That time, hindi ko siya tinuturing na parang meron na siyang sakit. Kasi yung una, hindi pa siya diagnosed. Mga, kumbaga, presumptions pa lang. So, talagang kung kailangan mapalo, papaluin talaga. So, ganun.
And then, next is sensitive reaction to a certain taste, texture, and sounds. Nung mga isang taon pa si Taki, napapakain ko pa siya ng kahit ano. Like, yung mga lasang ulam, yung mga, tawag dyan, spaghetti, yung mga orange na sauce. Pero, nung mag-almost 2 na siya, naging picky na siya. Akala ko, yung usual na stage na pagdadaanan ng bata na may time na magpipiki sila, diba? Akala ko ganun lang. Pero iba siya. Hindi na siya kakain ng mga red sauce na ulam, spaghetti. Meron na siyang hinahanap na certain taste, texture, at kung paano aayusin yung ulam dun sa kanin, spoon, ganun. Ganun siya. Ganun siya ka-OC. And speaking of OC, yun na nga, OCD. Isa rin yun, kapag may mga niline up siya na nasisira, talagang nagagalit siya, nag-wire lang ating girl. So yun. So yun yung mga symptoms and signs. Hindi naman kinakailangan na lahat ng mga symptoms na to present dun sa anak mo. So kung ilan man ang dito, nakita mo na, I recommend, I suggest na mag-seek ka na ng advice ng mga specialista sa isang developmental pediatrician. So, ang nangyari sa amin dati, syempre, una, in denial si ate mo, girl. So, sabi ko, wala yan. So, hopeful pa ako na wala, mababago. Kasi bata pa. Mga 2 years old. Kasi natutuwa talaga ako sa kanya nung mga 2 years old na siya. Kasi natututo siya magbasa na sa sarili niya. And then, nakakapag-count siya, 1 to 100. Pabaliktad, skipping counts, marunong na siya niya, alphabets. Marami na siyang alam pagdating sa mga kung anong bagay-bagay. Then, I remember, naalala ko, November 2019, doon na siya kasi nag-start na parang ang dami niya ng tantrums, tapos parang ang talas niya nang nangungurot, nagpipinch kapag ka may katawanan kami ng tatay niya, may mga ganun. So, parang hindi na siya akma. Parang kailangan ng makontrol. Kasi talagang ang laki na ng changes dun sa behavior. So, nag-decide na kami, yung asawa ko rin, nagsabi na sa akin, try na kaya natin ipa-assess. Actually, before that happens, talagang nasasabi na ng asawa ko na, pa-check na natin si Taki. Pa-assess na natin. Kasi may nabanggit nga siya na ka-business partner niya na merong anak na special child na nag-seek sila ng check-up para sa mga developmental pediatrician. So, it takes time sometimes. Kailangan magpa-appointment at ang laki din ng gastos. So, nag-research ako na sinabi na sa akin asawa ko. Oh my gosh! So, nag-arrange yung price, 5K, ganyan, per session. Which, ang duration naman nun, mga 40 minutes up to 90 minutes, mga ganyan. So, ang mahal, diba? So, ang mahal ng specialista. Kaya, nag-try pa akong maghanap kung saan makakamura. And then, share ko din dito sa description box yung mga link, group na mga sinaliyan ko kung saan makakuha rin kayo ng mga additional information from other awesome parents. Yan, yung mga tawag natin sa mga parents na may mga anak na sa spectrum. So, yun. Naalala ko na may sinabi sa akin yung kawork ko dati. Yung nasa BPO pa lang ako na may siyang alam na charity, which is affiliated sa Medical City. And then, from there, pwede kang makakuha ng talagang makakamura ka. You just need to fill out something, you just need to provide ganito, indigency, mga ganyan. So, nag-try ako mag-fill out. So, mga first quarter na ngayon ng 2020, before mag-pandemic talaga,
So, nag-fill out ako, and then, dumating yung pandemic, so masal natagalan. Inabot din kami ng mga 1 year, almost 1 year, nang makakuha talaga ng talagang appointment. So, biruin mo, ang laki na din naman na natipid namin. So, instead na around 5,000, nagbayad na lang kami ng mga 549 pesos. Yun. And then, talaga mga specialista na affiliated din sa The Medical City, yung nag-assess kay Taki. And then, may isa pang intern. Yun yung nag-interview. And then, si Dr. Kina Palinga, Medical City. Shoutout, Doc. Siya yung talagang nag-assess kay Taki. And then, may 3 nung in-assess siya. Umabot nga actually ng mga 1 hour and 30 minutes. 31 minutes, mga ganyan. Eh, usually dapat mga 1 hour lang. So, after mga 6 days, kasi May 3, then May 9, dumating na sa amin yung result. Although, eto na guys, although alam na namin kahit paano, may idea kami na malaki yung possibility, yung chance na si Taki ay may, excuse me, mild autism, iba pa rin pala talaga kapag ka medically diagnosed. Oo. Siguro, pinakabuan kaya ako noon na in-open ko yung email. So, sabi doon, si Taki nga, yun, may meron siyang mild autism with score of 15. 15 yung score niya. And then, may mga recommendation pa sa kanya na after 6 months, kailangan ulit magpa-check up, magpa-assess to see developmental pediatrician about the progress niya, which hindi na nga namin ngayon na gawa. Kasi ang hirap din talaga magpa-appointment. Pero ngayon, meron akong nakita na bago private. Na hopefully, hinihintay ko na lang din yung ano nila, confirmation. Kasi, syempre, nakita ko may mga improvements si Taki. So, let's see if kaya niya na bang makahalubilo sa mga regular class. Kasi ito pa nga, nung dumating ng May 9 last year, yung result na meron nga siyang mild autism. So, hindi recommended na ihalo po pa siya sa regular school. For, kahit na for kinder. Pero, actually, syempre, as a mom din, as nanay, gusto ko siyang, ako mismo, sarili ko, gusto ko malaman kung kaya ba o hindi. Kung ano yung magiging resulta. Kung ihalo ko na siya sa regular class, baka kasi makatulong din kahit papaano na may nakikita siyang ibang bata, nag-aaral din online. Sinalimpusa ko siya. Which is, academically, oo, malaking tulong. Pero yung pagdating talaga sa interaction, tsaka yung pacing, kung paano makihalubido yung sa focus, dun pa siya medyo naglalak. So, dun pa siya naglalak behind. Ganun. So, medyo nerfin ko na rin muna siya mag-join. And then, doon kami nag-focus sa OT niya, sa occupational therapy niya. Which is, nagtuturo rin naman ng mga academic, life skills, mga motor skills, mga ganyan. At masasabi ko, talagang napakalaking tulong. Pagdating doon sa OT niya, may kasama na rin yung para kahit papano speech and communication program. At sa murang halaga. Totoo. So, AAACH, yung Autism Awareness of Hope. So, isi-share ko dito sa inyo yung page nila. So, you can inquire. So, 250 per session lang yun, guys. So, 45 minutes per session. And then, si Ate Taki, twice a week siya. Pagdating sa school niya doon. At masasabi ko, wala pa siyang isang taon na nag-OT, pero napakalaking improvement. Simula noon, parang hindi nabawasan na ngayon pang work niya. And then, adami lang natutunan. Kaya malaking help na early intervention talaga makatulong sa mga anak natin. Lalo na kung nakitaan niyo ng mga ganitong red flag. Huwag kayong mag-hesitate. So,
pangalan ng tutorial services is ACT, or Autism Awareness A Child With Hope Tutorial Services. So, mababait yung mga teacher nila. And then, talagang they offer first free assessment if kaya ng anak nyo na sumag-join sa mga online. Ganun. So, share ko sa inyo yung link and yung mga other Facebook group, and then yung link for the charity na pwede na may try. So, yun lang muna for now. Just in case that you want to ask more questions, ilagay niyo, drop nyo lang sa comment box below. Then, sasagutin natin yan sa mga next vlog. So, that's all for now. Ang haba na ng chikahan natin. So, hopefully, may natutunan kayo. Right? And don't forget, konti pa lang yung mga videos ko. So, sipagan na. Pakipanood, please. So, thank you again. And don't forget to subscribe and click the notification bell para naman ma-notify kayo pagka nag-upload ako ng new videos. Bye!